Boring na boring ka na ba? Naghahanap ka ba ng katotohanan? Naghahanap ka ba ng gabay? Kapatid, halina't mag-aral tayo. Ang Biblia ang sasagot. Sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, welcome po muli sa ating pong online Bible study na meron pong temang Ang Biblia ang sasagot. At nawa po, samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral sa ating pong salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ngayon po mga kapatid at mga kaibigan, pag-aaralan po natin ang patungkol po sa si Kristo bilang Jehovah. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kapatid at mga kaibigan, tayo po muna ay yumuko para sa ating pong maikling panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Panginoon, gabayan kami ng banal na espiritu at bigyan kami ng malawak na pangunawa. Ito lang pong aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Siguro po nagtataka kayo, ang pangalang Yahweh, Jehovah, Yahuwah, at kung ano naman po kung pagbigkas niyan. O yung tinatawag po natin na tetragrammaton na YHWH. Ano po, sasabihin natin na, di ba pangalan niya ng tunay na Diyos? Dito po kasi sa Trinitarian, mga kapatid at mga kaibigan, ang isang Diyos ay mayroon din pong isang pangalan. Ano po? At tandaan po natin, yung salita po kasing name sa Hebreo ay Shem. Pag sinabi po natin Shem, hindi po ito katulad sa ating po mga Pilipino na pag tinawag nating pangalan o name, ay yun yung parang para ma-categorize mong siya yun. Tama po ba? Sa Hebrew word po kasi, sabi po rito, it is the idea of definite and conspicuous position or character. Ano po, pag sinabi po nating name sa Hebrew, ito po ay tumutukoy sa ano po, minsan sa character ng tao. Ano po ibig sabihin po nito? Meron po tayong example dito sa Genesis chapter 3 verse 20. Ano po? Sabi po rito, at tinawag na Eva ang lalaki, ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Kanya po, tinawag yung una nating magulang na Eva. Ano po? Yung ina ng lahat. Sapagkat bakit po siya tinawag na Eva? Sapagkat ang sabi po rito ay siya po yung ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ano po? Yung salita pong Eva, ang ibig sabihin po nito, siya po yung ina ng lahat ng mga ano po, nabubuhay. Tingnan niyo po yung sense ng dito po sa Genesis chapter 3 verse 20. Sabi po rito, tatawagin ni Adan si Eva. Sapagkat yung meaning po na Eva ay siya po yung ina ng lahat ng mga nilalang. Totoo po ba yung character na yun? Tama po, sapagkat kay Eva, ano po, nanggaling ang lahat ng bagay. So makikita niyo po, ito po ay isang character, ano po. At ang sabi pa nga po rito sa 29 ng Genesis, verse 32. Ito po ang sabi. At naglihi si Leah at nanganak ng isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben. So ito po yung panganay sa 12 tribes, ano po, ng mga anak ni Jacob. Ngayon si Leah po ay naglihi at pinangalanan niya daw pong Ruben. Bakit po kaya Ruben? Sapagkat kanyang sinasabi, sapagkat nilingap ng Panginoon ang aking kapighatian dahil sa ngayoy mamahalin ako ng aking asawa. At tingnan niyo po, no? Ruben yung tinawag sa kanya, bakit po? Nilingap ng Panginoon ang kanya pong kapighatian. Eh po, ibig sabihin ng Ruben, ano po? Nilingap ng Panginoon ang ano po? Ang kanya pong kapighatian. Ngayon po, tignan pa po natin dito sa 30, verse 1 to 3. At sinabi ni, sa verse 3, at sinabi niya, narito ang aking alilang si Bilha. Sumiping ka sa kanya upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya. At binigay niya sa verse 4, asawa si Bilha na kanyang alila at sinipingan ni Jacob.
So verse 5, at naglihi si Bilha at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. At sinabi ng ni Raquel, hinatulan ako ng Diyos at dininig naman ang aking tinig at binigyan ako ng anak. Kaya pinangalanan niyang Dan. Ano po? Bakit po Dan? Sapagkat ano daw po? Siya po ay ano po, dininig ng ating po Panginoong Diyos. So makikita niyo po, no? Na yung pangalan ay ano po? Minsan tumutuwi sa karakter or pinapangalanan tungkol doon sa ginawa ng Panginoon sa kanya. Ngayon po yung YHWH or yung tawagin po natin Yahweh, Jehovah, Yahuwah at kahit anong bang pong pagbigkas dyan. Ano po? Ang ibig sabihin po nito ay self-existence or eternal. Ito po ay galing sa Easton Bible Dictionary. Ano po? Self-existence. Kumbaga wala pong naglalak sa kanya. Kung siya siyang nag-exist. Ano po? At wala pong makakaalam sa atin ni isa kung ano po, kailan siya nag-exist. Ano po? Siya po ay self-existence at eternal. Walang katapusan. Yan po ibig sabihin ng YHWH. Ngayon po tingnan natin, si Kristo ba ay ganun din? Nung mga nakaraan po, no, napag-aralan natin yung katangian ng pagiging tunay na Diyos. At isa rito yung eternal at walang pinagmulan. At nakita natin mga kapatid at mga kaibigan na si Kristo ay meron pong ganitong katangian. Ngayon po, meron bang sinasabi sa Bible na si Kristo ay ano po? YHWH, Jehovah, Yahweh, Yahuwah. Tingnan po natin ngayon sa umagang ito kung ito po ba ay binabanggit ng Biblia. Tandaan niyo po, sa translation po ng ang dating Biblia, karamihan po ng Biblia, yung YHWH ay ano po, pinalitan po nila ito at binigkas po nila ito na Panginoon. Ano po, lalo na pag nakita niyo pong big letter ang umpisa. Kadalasan po ang pagtitingnan po natin sa Hebreo, ito po ay YHWH, o yung tetragrama to na sinasabi po natin. Ano po mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, si Kristo ba ay Jehovah din o Yahweh din? Tingnan po natin mga kapatid at mga kaibigan. Una po, basahin po natin ang Isaiah 44 verse 6. Ano po? 44 verse 6 ng Isaiah. Sabi po rito, ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at kanyang manunubos na Panginoon. Tingnan niyo po, meron po dito, ano po, no? Panginoon, sabi niya. Sabi ng Panginoon. Panginoon po yung sinasalita rito, yung YHWH, ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos, sabi niya dito, na Panginoon ng mga hukbo. So dito po, no? May dalawa rito na binabanggit ng Panginoon. Pansinin niyo po, sabi niya, ganito daw ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel. So may nagsasalita. At ng kanyang manunubos. So yung Panginoon ng Hari ng Israel at kanyang manunubos, na ano daw po? Panginoon ng mga hukbo. Yung so dalawa po, Panginoon ng Hari ng Israel at yung Panginoon ng mga hukbo. Ang sabi pa po rito, ako ang una at ako ang huli at liban sa akin ay walang Diyos. So sabi dito na po, ako ang una at ako ang huli. Pansinin niyo po, yung word sabi na daw ng Panginoon dito sa Isaiah 44 verse 6, ako ang una at ako ang huli. Sino po ba itong una at ang huli? Tingnan po natin sa Revelation. Ano po mga kapatid? Chapter 1, verse 17 and 18. Basahin po natin. Apocalypse chapter 1, verse 17 and 18. Sabi niya po rito, at nung siya'y aking makita, ay nasubasog akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. So dito po may nagpakita po kay John. Ang sabi niya, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli, sabi niya. At ang nabubuhay
at ako'y namatay. Aba, sabi niya, nabubuhay siya, at siya daw po ay ano po, namatay. At narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng hadis. Pansin niyo po ito, mga kapatid at mga kaibigan. Isalita po doon sa Isaiah 44 verse 6, ito pong nagpakita kay John the Revelator. Sabi niya po sa Isaiah 44 verse 6, ako, Panginoon. Ngayon naman po rito, sabi niya, huwag kang matakot sapagkat ako ang una at ang huli. Sabi niya pong ganun. At ang sabi niya pa po rito, siya po ay nabubuhay at namatay. Tanungin ko nga po kayo, mga kapatid, mga kaibigan. Ang ama po ba ay namatay? Hindi po. Ano po? Tanging si, ano po, si Kristo lamang ang ano po, namatay. Bakit po siya namatay? Dahil po sa ano po, ating kasalanan. At napag-aralan po natin noong nakaraan, ang namatay po ay yung kanya pong laman, yung pagiging tao niya ang namatay. At ang sabi pa nga po rito, isulat mo nga ang mga bagay na kita mo at mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ano po? At sa verse 18, at nabubuhay ako at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng ano po? Hades. So dito po ano makikita natin dito? Na wala pong kaduda-duda na ang tinutukoy po dito sa Revelation chapter 1 verse 17 and 18 ay walang iba kundi yung namatay para sa akin at para sa iyo. Ito po ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Opo, malinaw po mga kapatid at mga kaibigan. At yung una at ang huli ay nagpakilala po kay Isaiah. Sabi niya, ako yung Panginoon, YHWH, Jehovah or Yahweh. Ano po sabi niya. At nakita po natin dito mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ano po, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ngayon po, ano pa po bang evidence? Meron ba bang evidence dito? Tingnan po natin yung John o yung Isaiah 43. Kung po muna tayong lalay sa Isaiah para mas maganda. 43 verse 11. Ang sabi niya po rito, ako sa mga tuwid bagay, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi po rito sa Isaiah 43 verse 11, sabi niya, ako ang Panginoon. At liban sa akin ay daw po, wala na daw po tagapagligtas. Sino po kaya ito, Panginoon na ito? YHWH, pansin niyo po, big letter po ulit ang umpisa. Sa iba pong translation, puro nakakapital letter yung Lord o yung Panginoon. Katulad po sa King James Version, English King James Version, nakakapital letter yung Lord, ano po. Pero dito po, yung umpisa lamang niya po ang capital letter. Okay, tingnan po natin, sino ba itong tagapagligtas na ito? Sabi niya, wala nang ibang tagapagligtas liban sa akin. Basahin po natin yung Acts chapter 4, verse 12. O magsimula po tayo sa 11. Sabi niya po rito, at siyang bato na itinakwil ninyo mga nagtatayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Ito po, walang kaduda-duda na si Hesukristo po ang tinutukoy dito. Ano po yung patunay? Sa verse 10 po, sabi niya po rito, talastasin ninyong lahat at ng buong sambayanan na Israel na sa pangalan ni Jesus, ni Hesukristong taga Nazareth na inyong ipinako sa krus na binulay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Ano po? Siya ang bato na itinakwil ninyo mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok, sabi po rito. At sa verse 12, sabi niya po rito, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Ano po? Kaninong iba daw, walang kaligtasan, kundi kay Jesus lamang. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaliligtas. Oh, sabi po rito, no? Sabi niya, at kanino mang iba ay walang kaligtasan. Wala daw pong kaligtasan. Kanino mang iba.
kundi kayo na po sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ano pong sabi niya kay Isaiah? Wala nang, ano po, walang Diyos, sabi niya po, liban sa akin. O walang tagapagligtas, liban sa akin, sabi niya po sa Isaiah 43 verse 11. Pero makita po natin na po mga kapatid mga kaibigan, pagdating sa Acts 4:11, sa Hesukristo, sabi niya po, ay walang tagapagligtas. Ano po ang conclusion niyo po dito mga kapatid mga kaibigan? Sabi pa nga po dito, ngayon pupunta po tayo sa John chapter 8 verse 56. Ito po ay medyo gasgas na verse na ito. Pero nakakatulong pa rin po sa ating mga nag-aaral po ng Biblia. Ano po? Chapter 8 verse 56. Pansinin niyo po. Yung sabi po rito ni Hesukristo, ito po yung panahon na siya po ay nasa harap ng mga Pariseo. Siya po ay tinatanong. Ang sabi ni Kristo rito, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. At sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 5 taon at nakita mo na si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ano po? Pansin niyo po mga kapatid at mga kaibigan. Una sa verse 56, sabi niya, nagalak nga si Abraham nung nakita niya ako. Tingnan nga po natin mga kapatid kung sino yung nakita ni Abraham. Doon po sa Genesis chapter 17. Sino ba itong nakita ni Abraham sa Genesis? Ang sabi po rito, Genesis chapter 17 verse 1. At nang si Abraham ay may 99 na taon, ay nagpakita ang Panginoon. Ano po sabi? Nagpakita daw ang Panginoon kay Abraham. So dito, sabi po rito, ang nagpakita ay ang Panginoon doon po kay Abraham. Ngayon po, balik po tayo. Doon po sa 56, sabi po rito ni Jesus, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw at nakita niya at ano po, natuwa. Natuwa po pala si Abraham nang makita. At sabi po doon ay ano po, nagpakita sa kanya, ang Panginoon. YHWH na naman po. At ngayon po, doon naman po tayo sa verse 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. So, bago pa pinanganak si Abraham, sabi niya, was I am. Alam niyo po, meron pong nagpakita kay Moses, nagpakilalang I am. Sino po kaya ito? Exodus chapter 3 verse 14. Tingnan po natin mga kapatid at mga kaibigan. Sabi niya po rito, 3 verse 14. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sa English po, no? Tingnan po natin. Tingnan niyo po yung Tagalog. Sabi niya, ipinanganak si Abraham, dito po sa dyan, balik po tayo. Sabi niya, pinanganak si Abraham, ay ako nga. Sa 3 verse 14, sabi niya, yung nagpakilala kay Moses, ako, yaong, ako nga. Sabi niya po, sa English, para mas malinaw. Sa 58, sabi niya, before Abraham was I am. Dito po sa Exodus 3:14, sabi niya, and God said unto Moses, I am, that I am. And he said, thus shall thou say unto the children of Israel, I am, had sent me unto you. Tingnan niyo po ano sabi ni Kristo, bago pa ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Kita mo natin dito, si Kristo po ay nagpapakilala na siya po yung ako nga o yung I am na mababasa po natin doon sa Exodus chapter 3, ano po, verse 14. So, kinitin nga po natin o bago si Abraham pinanganak. So, tamang-tama, sa panahon po ni Moses, ang sabi doon ay, nagpakilalang Diyos, ang sabi niya, I am that I am. Ano po? Ngayon po, basahin naman po natin yung Isaiah 40 verse 3. Balik po tayo sa Isaiah mga kapatid at mga kaibigan. Tingnan po natin
yung pagko-compare po kasi natin. Sa Greek po kasi, na manuskrito, di ba po, ang New Testament, pag-aralan po natin, mga episode 1 po natin, tungkol sa Biblia. Na ang Biblia po ay naahati sa dalawa, luma at bagong tipan. At ito po ay, yung lumang tipan, nasalin po sa ano po, ay galing po sa salitang Hebreo. At yung yung ibang parte ay Aramaic. At doon naman po sa bagong tipan, ano po, nasalin, galing po ito sa salitang Griego. Kaya yung YHWH, siguro po kasi nagtataka kayo bakit tayo pumupunta sa Old Testament. Kasi ganito po yan mga kapatid. Yung YHWH ay ano po, hindi po natin makikita yan sa Griego. Sapagkat, ano po, ang YHWH ay salita po, Hebreo. Ano po. At ngayon po, tingnan po natin sa Isaiah 40. Yan, Isaiah 40 verse 3. Ang sabi po rito, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Ano po? Tingnan po natin. Ito po ay hula patungkol po kay Jesucristo. Mga kapatid, mga kaibigan, bago po natin basahin ang Mark, gusto ko pong tanungin kayo, sino ba ang sumisigaw sa ilang upang ihanda ang daanan ng Panginoon? Ito po ay walang iba kundi sino po? John the Baptist. Ngayon po, sino ba yung ipinaghahanda ng daan ni John the Baptist? Bakit ito sumisigaw sa ilang? Tama po kayo kung ang sagot niyo po ay si Jesucristo. Ngayon po sa Isaiah, binanggit po na ano po ang iyahanda niya sa iyahanda niya sa ilang ng daan. Ngayon po, ang sabi po rito ay ang Panginoon, YHWH. Sabi po rito sa Marcos chapter 1 verse 2, 3 and 4. Ayon sa pagkasulat kay Isaiah na propeta, narito sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ninyong mukha, na maghahanda ng iyong daan ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang, at ipinangaral ang bautismo sa pagsisisi ay pamatawad ng kasalanan. Ano po? So makikita po natin dito, no? Na ito pong si Juan. Ay ano po? Siya yung po yung naghanda ng tinig sa ilang. At wala pong kaduda-duda na ang kanya pong pinaghahanda ay ano po? Si Jesucristo. Ngunit, sabi kay Isaiah ay ano po? Panginoon yung pinaghahanda sa ilang. So malinaw po na ito po ay ano po yung Panginoon na tinatawag sa Isaiah ay ano po, walang iba kundi si Jesucristo. Ngayon po mga kapatid at mga kaibigan, makikita po natin no, na meron po mga ebidensya na tayong nababasa na talagang nagpapatunay na ito po ay tumutukoy po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ngayon pupunta po tayo sa Psalms 102 verse 25. Pansinin po natin ito ano po. Psalms 102 verse 25. Ayan. 102 verse 25 ng Psalms. Ang sabi po rito, nang una inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. At sa 26, tuloy na po natin hanggang 27, sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. O silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuotan na iyong mga papalitan, at sila'y mga mapapalitan. Ngunit ikaw rin at mga taon mo'y hindi magkakawakas, at ang mga anak ng iyong mga lingkod ay ano po, mamamalagi, at ang kanilang binhi ay matatatag sa harap mo. Sino po itong tinutukoy na ito?
So, verse 1, ang sabi po rito ng 102, dinggin mo ang dalangin ko, O Panginoon, at dumating nawa ang daing ko sa iyo. Sabi po rito, no? Sa 102, verse 1. Medyo maingay po ang ating pong kapitbahay. Ano po? Narinig niyo po yung motor, pagpasensya niyo na po. At ngayon po, punta po tayo sa Hebreo. Sino po itong Panginoon na ito ang tinutukoy? Sa Hebreo, chapter 1, ayan, chapter 1, verse 10. Pero bago po yan, pansinin po natin kung sino po ang tinutukoy po dito. Sa verse 8 po, kung titingnan po natin dito, sabi niya, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan o Diyos. Dito po, ito po ay nabasa na po natin nung mga nakaraan kung saan pinatunayan po natin ang pagka-Diyos po ni Kristo sa Hebreo chapter 1. At wala pong kaduda-duda, dito po sa Hebreo chapter 1, ang nagsasalita po rito ay yung Ama. So, sabi niya sa verse 8, sabi niya, tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ito po ay karugtong niya sa verse 10. At ang sabi niya po rito, Ikaw, Panginoon, sabi niya po rito kay Hesukristo sa kanya pong anak, nang pasimula'y nilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang langit ay mga gawa ng iyong mga kamay, sila'y mga kapapahamak, datapot ikaw ay nananatili. At silang lahat ay mga luluma ng gaya ng isang kausuotan at gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin at sila'y mapapalit ang gaya ng kausuotan. Ngunit, ikaw ay ikaw rin. Hawig na hawig po ba sa Psalms 102 verse 25? At ang binabanggit po doon sa ano po, Psalms ay ano po, Panginoon. At ganun din po dito sa verse 10, tinawag po siyang Panginoon ng Ama. Dito po makikita po natin, no, na si Hesukristo ay ano po, YHWH din, Yahweh or Jehovah, ano po ang bigkas niyan, ay ano po, ay siya rin ang bagay nito. At bilang sa huli po nating verse, ano po, ng pagpapatunay mga kapatid at mga kaibigan, buksan po natin ang ating pong Biblia sa Roma chapter 10 verse 9. Yung sabi po dito, ano po, sa Roma chapter 10, verse 9 ay ganito po, sapagkat kung ipinapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, sabi niya po, no, kung pinapahayag daw po natin sa ating bibig na si Jesus ay ano po, Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, sabi niya po. At doon po sa verse 13, sabi niya, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Doon po sa verse 9, sabi niya, kung, sabi niya, ipapahayag daw po ng ating bibig na si Jesus ay ano daw po, Panginoon, at sasampalataya tayo sa Kanya, ay ano daw po, maliligtas tayo. Sabi natin, si Jesus ay Panginoon, maliligtas tayo. Sapagkat sa 13, sabi niya po rito, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay ano po, maliligtas. May sense po ba ito mga kapatid? At ito din po ay binabanggit sa Joel, ano po, chapter 2 verse 32. Basahin po natin ang Joel chapter 2 verse 32. Sabi niya po rito, at mangyayari ng sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon, YHWH, ay maliligtas. Ano po? Makita po natin, sinabi ni Joel din ito, na sabi niya, sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon, YHWH, ay ano po, maliligtas. Ganoon din po ang pagkasabi po ni Apostol Pablo, na si Kristo daw po, kung hindi daw po natin ipapahayag na siya po ang Panginoon, ay ano po, siyang binuhay sa mga patay, kung tapahayag natin sa ating bibig, maliligtas tayo. Sapagkat ang tumatawag daw po sa pangalan ng Panginoon ay ano po, maliligtas. So napakalinaw po mga kapatid at mga kaibigan. Nabasa po natin, nakita natin, mismo sa ating po mga mata, na pag-aralan po natin ngayon sa umagang ito, na si Kristo ay ano po, siya rin ang YHWH, ang Jehovah, or yung Yahweh, Yahuwah, kahit anong pangalan pong bigkas niya, ay ano po,
paliwanag na ito din po ay tumutukoy sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ano pong kagandahan nito sa umagang ito? Bakit natin ito pinag-aralan? Sapagkat ito po ay nagpapatunay na sila po ay ano po, nagkakaisa. Makita po natin dito, ulitin ko po, ang salita pong YHWH, yung pangalan na sinasabi po ng ating mga kaibigan, ang pangalan ng Diyos ay YHWH. Ang ibig sabihin po nito ay ano po, self-existence or eternal. At wala pong kaduda-duda ng ating Panginoong Jesucristo ay may ganito rin pong katangian. So maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan sa ating pong pagsubaybay. At nawa po, i-share ba din po natin ito sa ating pong mga kaibigan. Abangan din po natin ang ating pong YouTube channel. Ano po, tayo po ay gumagawa ng ating pong YouTube channel para mas malawak po ang mapaubutan ng ating pong salita ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay yumuko sa ating panalangin. Maraming salamat po mga maraming salamat po Panginoon sa aming pong natutunan. Maraming salamat din po Panginoong Diyos sapagkat inyo po kaming kinamay. Ingatan niyo po kami, tanggalin niyo po mga agam-agam sa aming puso. Ito lang pong aming dalangin sa pangalan aming tagapagligtas ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.